I'm so sorry, Shay. For what? For lying to me or for keeping me a secret kay Chris? Jordan, alam mo na nalansya ka na eh. Tsumitsyempo lang ako siya eh. Hinihintay ko na bumalik yung lakas si Christy. And then sasabihin ko lahat. Grabe yung pinagdaanan niya. Tinorture siya sa kuta. Ang sabi niya sa akin, kami ni Tori ang kinapitan niya para hindi sumuko. Ginawa niya lahat para makabalik sa amin. Paano naman ako? Ginawa ko rin lahat, Jordan. Minahal ko kayong dalawa ni Tori. Binigay ko rin naman lahat, di ba? I made sure na never mararamdaman ng anak mo na wala siyang nanay! Ano nangyayari dito? Parang narinig ko yung pangalan ko ah. Sabi kasi ni Ate Meldy, paborito daw ni Tori pag nagbe-bake si Shaira para sa kanya. Pero sabi mo naman sa akin, di ba, hindi sila nakikita? Tagal nyo nang hindi nakikita. Yeah, once in a while, pumunta si Shaira sa bahay ni Jordan para mga musta. Eh, wala naman ako doon kaya hindi kami nag-aabot. Pero bihira naman mangyari yun. Di ba? Ate Meldy? Hmm? Opo, ma'am. Ay, alam mo, ma'am. Paboritong kanta ni Tori, alam nyo. Yung kantang lagi yung kinakanta sa kanya bago siya matulog dati. Mga ba yun yung fairy tale? Yun, ma'am, favorite ni Tori. Talaga? Hmm. Ibig sabihin na alala niya pa rin ako. Oh, naman. Sige, excuse lang ah. Huwag mo naman ako sumbatan. Hindi ko naman hiningi ito eh. Wala akong kaalam-alam na buhay pa siya. O nababalik siya dito. Ako mismo gulong-gulo na ako sa nangyayari. Ayoko makasakit eh. Naintindihan mo ba? Ayoko makasakit. Yun yung ayoko mangyari. So sorry. I'm sorry na nabigla lang ako, natatakot din ako noong nangyayari sa atin. Pero naiintindihan kita, ha? Naiintindihan kita kung gusto mo, antayin natin na maging okay. Si Christy, fine, I can wait. Hmm? Pero, nag-promise ka sa akin, di ba? Sabi mo, di ba hindi mo na ako sasaktan? Di ba ikikip mo yun sa akin? Ha? May tiwala ko sa'yo, ha? Tiwala ko sa'yo. Masakit ka ba? Flu. Bukol. Sinecheck ko lang kasi baka nauntog ka ata eh, kaya ka bigla nagka-personality change. Ang bait naman ang sagot mo kay Jordan. Ay, nung magkasama tayo, kulang na lang bumuga ka ng apoy. Eh, syempre, kaya nga nilabas ko na doon lahat ng gigil ko. Para pag nakita ko si Jordan, iba na yung tactics ko sa kanya. Siyempre, hindi naman ako pwedeng magbakulaw dun sa asawa ko, di ba? Eh, di lalo niyang pinili si Christy pag gano'n. Ganon? Siya ba yung may choice? Hindi ba dapat batas ang makakapagsabi kung sino ba talaga sa ni Christy ang legal na asawa? Well, as far as I'm concerned, patay na yan si Christy nung kinasal kami ni Jordan. Kaya ako na ang tunay at legal na Mrs. Manansala. Multo na lang yung babae. Bruduhin mo yan, girl, ah. Kasi napaka-swerte naman ni Jordan na dalawa kayong misis niya. Alam mo? Kaya siguro pinapatagal niya yung pag-amin niya kay Christy. Kasi wala naman nawawala sa kanya. Hindi. Hindi ako papayag ng ganun. Kaya nga kailangan ko nang pilitin si Jordan na umamin na doon sa babae.
Akala ko maghihintay ka. Eh, may kulang yun, no? Siyempre, pwede pa natin lusutan yun. Pero kailangan ko na makita si Christy. Kailangan na namin magharap dalawa. Ayun. Inaliw ni Ate Melody si Christy ng mga stories about Tori para ma-distract siya, para makalimutan si Shaira. Yan ang habang sinasabi ko, eh. Mahirap talaga magsinungaling. Mayroon at mayroon sa ating madudulas. Pasensya na, ma. Ako rin naman yung humiling nito, eh. Mabuti nga pinagbigyan niyo ko. Pero Jordan, hindi na natin to pwedeng patagalin pa. Nakausap ko na rin si Shire. Alam na niya tungkol kay Christy. Anong sabi niya? Ayos lang ba siya? Magulo, ma. Magulo. Kaya nga kailangan ko na rin harapin ang lahat ng to. At handaan ako sabihin kay Christy ang totoo. Bakit nandito kayong lahat? May meeting ba? No, actually, anak, we've been meaning to talk to you. About? Babe, okay ka lang? Babe. May kailangan na akong gawin, nakalimutan ko. Saka na lang natin tuloy usapan. Mabilis lang ako, babalik ako. Pero kaya natin mo lang. Tol. May kailangan na akong gawin. Anak, sit down, sit down. Hi, hon. Shay, anong ginagawa mo dito? Hindi mo nag-usap na tayo? Nananadya ka ba? Of course not. Wala naman akong plano magpakita kay Christy. Di lang ako mapakali sa bahay. Para kung mababaliw, kakaisip kung ano yung ginagawa niyo dito. Kaya ayun, pumunta na ako dito to make sure na walang ibang nangyayari sa inyo. Ano ba kasi yung sasabihin ni Jordan sa akin? Anak, hintayin na lang natin siyang bumalik. Bakit ko pa siya kailangan hintayin makabalik? Ano ba yun? Kakausapin ko na lang siya. Excuse me. Christy! Jordan! 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 Jordan?